Bago ang lahat, pabalik muna ako kasi kailangan handa ako para sa ating whole day tour today. Tara, let's! Now, let's begin to travel back in time. Kasama ko ngayon si Sir Edward at nandito na kami ngayon sa Batty Way. Malalaman ko ngayon sa tulong niya kung ano meron dito sa loob. Tara, let's! Ano po ito? Ito na yung mga guns ng Americans actually. Ang tawag po dito, Battery Way. Battery po is an American term for a gun emplacement. Yun yung grupo ng guns, either 1, 2, 3, 4 or more guns in one emplacement. Yung way, lahat po kasi ng mga guns ipinangalan sa mga American officers and memory of them. Like this one, it was named after Second Lieutenant Henry Way. This gun battery was the most effective gun and the last gun who fought against the Japanese. Then, how strong is it? Umaabot siya ng 13 kilometers ang firing range niya. So, it's a rainbow trajectory. And then, it's like the ball? Yeah, yung bala niya, about 750 to 1,000 pounds. Yung bunganga ng gun is that's 12 inch. Yun yung mini-measure nila, yung 12 inch. Has it always been color green? To preserve po yung mga guns na ito, of course, nire-repaint na lang po ito. Actually, hindi niyan yung original na kulay para against the rust kung sa kulay. Hindi na po kasi ano na po ito, obsolete na. So, kulang na yung mga parts niya. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, that's the original one. Hindi na pwedeng galawin kasi naka-stack up na yan. Pupunta naman tayo ngayon kung saan ipapakita ko sa inyo nakatago ang mga bala. At saka, bala and mga gunpowders. Then, kung paano nila ilabas and i-reload doon sa mga mortars na yan. Dito nakatago ang mga shell. Yung pong shell na mababasa nyo dyan, shell are the... yun yung mga bala na yun. Yun yung nasa loob? Ang cartridge po, yun yung mga cylinder na inilalagay doon sa loob ng bala. So yung mga bala na yan, naka-stored inside the room. When it comes out, nakahang po dito sa railings na yan. Paglabas dito, itatransfer naman ngayon ma'am dito sa postcard na yan. Yan. Then, para mailipat. Yeah, para mailipat nila exactly at the gun barrel for reloading. Pwede po bang pumasok dyan? Pwede, may ma'am. Umuba dyan? Oo. Habang pumapasok po tayo dyan, you can take pictures. If you're lucky today, you can cut some reflections. If somebody touch you with a cold breeze or hand, that's a ghost. Natakot ako. Kahit may araw. So ngayon, aalis na tayo dito. Pero nakita na natin yung dapat natin makita.